Week 18, Day 1, Mga Bagay na Gusto at Hindi Gusto. Magandang umaga mga bata! Handa na ba kayo ngayon sa ating panibagong aralin? Ano nga? Okay, dahil handa ka na, bago tayo magsimula sa ating aralin para sa araw na ito, ay kinakailangan natin ng gabay ng ating Panginoon. Kaya ngayon ay samahan mo ko upang tanggapin ang ating basbas galing sa itaas, galing kay Jesus. Okay ba? Okay, simulan na natin magdasal at manalangin. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, marami pong salamat sa mga biyayang ipinagkaloob mo sa amin sa araw-araw. Gabayan mo po kami sa aming pag-aaral at sa bawat gawain aming gagawain. Hilungin mo nawa ang sakit na lumalaganap ngayon sa buong mundo. At panatilihin mo kaming ligtas sa kapahamakan. Hinihiling po namin ito sa ngala ng iyong anak na si Jesus. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. O ngayon naman mga bata, ay tapos na tayong manalangin. Samahan mo naman ako ngayon na magpalakas ng katawan. Gusto kasi ni teacher na maging malusog ka at malakas ang iyong katawan araw-araw. So, kailangan nating, ayan, unatin na naman ang ating katawan. Palakasin natin. Ayan, unatin natin. Kaya ngayon, ikaw ay tumayo at samahan mo ko sa aking pagsasayaw. Handa ka na ba? O, dali na. Ipakita mo nga sa akin na ikaw ay handa na. At tumayo ka na maayos at handa ang iyong sarili sa ating bagong sayaw sa araw na ito. At kinakailangan, syempre, kabisaduhin mo ang ating sayaw. Naintindihan mo ba? Okay, so dahil naintindihan mo na, simulan na nating sumayaw. So ngayon naman mga bata, ay ihanda natin ang ating sarili sa ating panibagong aralin sa araw na ito. Pero syempre, bago tayo magsimula sa ating aralin, ay gawin natin ang ating daily routine. Handa ka na bang gawin ito? Kung ikaw ay handa na, simulan na natin. Tayo naman ay dumako sa ating balitaan. Ikaw nga ay mag-ulat.
Kasama natin ngayon ang Awit ng Panahon. Tingnan natin at pakiramdaman ang panahon, kaibigan. Maalaw ba o maulan? Pagpasok sa eskwelahan. Sabihin mo nga kung ano ang panahon natin ngayong araw na ito. Mga bata, tayo naman ngayon ay magbilang. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu, labing isa, labing dalawa, labing tatlo, labing apat, labing lima, labing anim, labing pito, labing walo, labing siyam, dalawampu, dalawamput isa, dalawamput dalawa, dalawamput tatlo, dalawamput apat, dalawamput lima, dalawamput anim, dalawamput pito, dalawamput walo, dalawamput siyam, tatlumpu, tatlumput isa, tatlumput dalawa, tatlumput tatlo, tatlumput apat, tatlumput lima, tatlumput anim, tatlumput pito, tatlumput walo, tatlumput siyam, apat na po, apat na put isa, apat na put dalawa, apat na put tatlo, apat na put apat, apat na put lima, apat na put anim, apat na put pito, apat na put walo, apat na put siyam, limampu. Ayan, mahusay. Alam niyo na kung ano ang tamang bilang ng isa hanggang limampu. Ayan mga bata, nagawa na natin ang ating mga daily routine. Ngayon naman ay ihanda mo ang iyong sarili sa ating bagong aralin para sa araw na ito. Mga bata, ano ang nakikita ninyo sa larawan natin ngayon? Maari mo bang sabihin sa akin? Tama, ito ay masayang mukha o happy face. Ito naman mga bata, ano ang nakikita ninyo? Maari mo bang sabihin sa akin? Mahusay. Ito ay malungkot na muka o sad face. Ngayon mga bata, tignan nyo naman ang mga bata sa ating larawan ngayon. Ano ang inyong makikita sa kanilang muka? Sabihin mo nga sa akin. Okay, ang mga bata sa larawan, mga bata, ay masasaya. May tanong ako sa inyo, mga bata. Kapag ba nakukuha ninyo ang inyong gusto, ay masaya ang inyong mukha o masaya ang inyong pakiramdam?
Tama! Dahil pag tayo ang nakukuha natin ang gusto natin, tayo ay nakakaramdam ng saya o ligaya. Yung tignan nyo naman ang itsura o yung mukha ng mga bata sa ating larawan. Ano ang inyong nakikita? Okay, sila ay malungkot at yung iba ay umiiyak pa. Kapag ba hindi ninyo nakuha ang inyong gusto o hindi ninyo gusto ang ibinibigay sa inyo, ay ganito din ang inyong nararamdaman? Tama! Kapag hindi gusto ang nakukuha o hindi gusto ang binibigay, nagiging malungkot ang ating mukha. Maaari mo bang ipakita sa akin ang masayang mukha mo? Ayan, mahusay! Ipakita mo naman ngayon ang iyong malungkot na mukha. Ayan, very good! Ngayon mga bata, ay meron akong mga iba't ibang uri ng pagkain. At sa tingin ko, ay paborito mo ito. Kasi ito din ay isa sa mga o ilan sa mga paboritong pagkain ni Teacher Sandy. Anong mararamdaman mo kapag kinakain ka nito? Magiging masaya ba ikaw o magiging malungkot? Ito ba ay gusto mo o hindi mo gusto? Ayan, dahil gusto mo ang mga nasa larawan, ay masayang mukha ang iyong ipinapakita. Gusto mo ba ang chocolate? Gusto mo ba ang burger? Gusto mo ba ang ice cream? Gusto mo ba ang french fries? Gusto mo ba ang fried chicken? O gusto mo ba ang spaghetti? Ikaw at si Teacher Sandy ay pareho ng sagot dahil ang mga ito ay gustong gusto ni Teacher. Eto naman mga bata, ano ang mga nasa larawan ni Teacher? Anong mararamdaman mo kapag pinakain kita nito? Okay, gusto mo ba ang sili? Gusto mo ba ang ampalaya? Gusto mo ba ang bawang? Gusto mo ba ang sibuyas? Okay, at mga bata, katulad ni Teacher Sandy, ang mga ipinakita ko sa inyo ay hindi ko rin gusto. Eto naman mga bata. Anong mararamdaman mo kapag binigyan kita nito? Okay. Gusto mo ba ng manika? Gusto mo ba ng luto-lutoan? Gusto mo ba ng dress o bisita? Okay, ang mga babae na katulad mo ay gustong gusto ang mga ipinakita ni Teacher. At ang mga lalaki naman na katulad mo ay hindi gusto ang ganitong mga bagay dahil ito ay mga para lamang sa mga kababaihan. Eto naman mga bata, anong mararamdaman mo kapag binigyan kita nito? Gusto mo ba ng kotse-kotsehan? Gusto mo ba ng bola ng basketball? Tama! Sa mga lalaki na katulad mo, ay gustong-gusto nila ang laruan na kotse-kotsehan at bola ng basketball. Ngunit sa mga babae,
ay hindi nila ito gusto dahil ito ay mga laruan na panlalaki. Eto mga bata, anong mararamdaman mo kapag binigyan ka nito? Gusto mo ba ng pusa? Gusto mo ba ng aso? Gusto mo ba ng ibon? O gusto mo ng isda? Okay, lahat ng ito ay gusto mo. Dahil ito ay mga hayop na pwede nating alagaan o tinatawag nating pet animals. Ito naman mga bata, anong mararamdaman mo kapag binigyan ka nito? Gusto mo ba ng tigre o ng tiger? Gusto mo ba ng lion o leon? Eh, gusto mo ba ng ahas o snake? Okay, ang mga nasa larawan ay hindi mo gusto dahil hindi rin ito gusto ni teacher. Bakit kaya? Mahusay dahil ito ay mga nakakatakot na mga hayop o ito ay tinatawag nating mga hayop na mababangis o wild animals. At sila ay nakakatakot kaya hindi natin sila gusto. Eto naman mga bata, anong mararamdaman mo kapag naglalaro ka nito? Gusto mo ba ang laro na basketball o ang sports na basketball? Okay. E ang paglalaro naman ng soccer, gusto mo ba? Okay. Dahil ito ay laro na panlalaki, ito ay gusto ng mga lalaki. At ito naman ay ayaw ng mga babae. Ito naman mga bata, anong mararamdaman mo kapag naglalaro ka nito? Gusto mo ba ang larong volleyball? Okay, ang larong volleyball ay maaari na ngayong laruin ng lalaki at ng babae. Ngunit, ito ay nakadepende sa'yo kung ito ay gusto mo o hindi. Ngunit ang larong ito o ang sports na ito ay mas nilalaro ng mga kababaihan. Ito ay gustong-gusto ng mga babae. Ito naman mga bata, anong mararamdaman mo kapag naglalaro ka nito? Gusto mo ba ang laruang luto-lutuan? Okay, dahil ito ay para sa mga babae, kaya ito ay gusto ng mga babae. Ito naman ay ayaw ng mga kalalakihan o hindi nila gusto dahil ito daw ay larong pambabae. Ito naman mga bata, anong mararamdaman mo kapag naglalaro ka nito? Gusto mo ba ang larong luksuntinik? Mga bata, etong mga laro na ipinakita ko sa inyo ay mga ilan sa nilalaro ng mga bata noon. Dahil hindi pa uso ang cellphone, ang mga kabataan ay laging naglalaro ng mga ganito. Gusto mo ba ang larong sipa? Okay, gusto mo ba ang larong tumbang preso? Ayan, mahusay. Ang mga laro na iyan ay gustong-gusto ng mga bata na katulad mo. Ngayon mga bata ay mayroon akong ipapakita mga larawan sa iyo. Kapag gusto mo ay ipakita mo ang iyong masayang muka. At kapag hindi mo naman ito gusto ay ipakita mo ang iyong malungkot na muka. Handa ka na? Simulan natin. Gusto mo ba ang cake? Ipakita mo ang iyong masayang muka kung gusto mo at malungkot na muka kung ayaw mo. Ayan, very good. Eto naman, gusto mo ba ng giraffe?
Ipakita mo ang masayang mukha kung gusto mo at malungkot na mukha kung ayaw mo. Ayan, very good. E eto, gusto mo ba ng daga? Ipakita mo nga ang iyong masayang mukha kung gusto mo ng daga at malungkot na mukha kung ayaw mo ng daga. Mahusay! Eto naman mga bata, gusto mo ba ang mag-swimming o ang paglangoy? Ipakita mo ang masayang mukha kung gusto mo at malungkot na mukha kung hindi mo gusto. Ayan, very good. Eto naman mga bata, ipakita mo nga ang masayang mukha kung gusto mo ang nasa larawan at malungkot na mukha kung hindi mo gusto ang nasa larawan. Ayan, napakahusay. Para sa ating unang gawain mga bata, ano ang ating gagawin? Ano-ano ang mga bagay na gusto at hindi mo gusto? Magsusulat ka ng mga bagay na gusto mo at magsusulat ka din ng mga bagay na hindi mo gusto. Isusulat mo ito ayon sa hinihingi sa bawat hanay. Para sa ating ikalawang gawain mga bata, nakikita ninyo ang larawan sa ating kanang bahagi. Ididikit niyo naman yan sa hanay na ayon sa nakalagay dito. Kapag ito ay gusto mo, idikit mo ito sa hanay na gusto. At kapag ito naman ay hindi mo gusto, idikit mo ito sa hanay na hindi mo gusto. Nagustuhan mo ba ang regalo ko sa iyo? Isang malaking bituin. Ipabasa mo nga kay nanay ang nakasulat sa aking bituin. Very good. Ang batang katulad ko ay hindi dapat nagsasabi ng hindi ko kaya. Ang lagi kong iisipin at sasabihin ay laging kaya ko itong gawin. Okay? So dahil dyan mga bata, ako ay magpapaalam na sa inyo. Magandang lahat ay uwi na, bukas na ulit ay makikita. Paalam na sa'yo, paalam na sa'yo, paalam na sa'yo, paalam na sa'yo. Paalam na mga bata, bukas tayo ay magkikita muli. Paalam na! Wow.